Yo, scammer alert! Ano ba ang dapat niyong gawin if ever na-scam kayo through GCash? Mag-report ba una sa police or mag-report sa GCash? Okay, so for this video, sasagutin ko po yan, so stay tuned. So as a cybercrime investigator, and ito po yung napansin namin, no? If ever kayo po ay na-scam, no, gamit po yung GCash, no, yung pagbayad nyo sa pera, na-scam kayo, ganito, i-report nyo muna kay GCash pag na-scam kayo. Dapat, if ever na-scam kayo ngayon, dapat i-report nyo kaagad para ma-hold ni GCash yung account na ng scam. Kasi pag hindi nyo niya na-report, tapos na-withdraw or na-transfer na yung pera na ng scam, is mahirapan si GCash na mag-refund. Kasi, yun nga, wala ng pera yung account na ng scam. So, mas maigi pag nalaman nyo na na-scam kayo, wag muna kayong pumunta sa police, mag-report muna kayo sa GCash. Ayan, para pag-hold ni GCash at nandun pa yung pera, may possibility na ma-refund kayo kasi andun pa yung pera. And that's the time na pupunta na kayo sa police. Ayan, pupunta kayo sa police, magpa-blatter kayo, maghihingi kayo ng police blatter extract o police report. At i-submit nyo yan sa GCash. So, saan nyo ba yan i-report? May video ako na ginawa, no? Yun, kay mag-report kayo kay Gigi pag na-scam kayo sa GCash. Ilagay ko yun sa description yung link para makita nyo kung paano mag-report kay GCash. So, ayan. Yun lang for this video. Ayos. Recap tayo. Pag na-scam tayo, huwag mo na pumunta sa police, mag-report mo na kay GCash. Pag si GCash yung, ano, pag sa GCash. Kasi yung mga scam ngayon, kalamitan is GCash yung ginagamit. So, mag-report mo na kayo kay GCash para ma-hold yung account at ma-hold din yung pera. And that's the time na pumunta kayo sa police. Okay? Thank you.